Magkaiba ang papel ng magulang at asawa. Ang magulang ay ang nagsilang o nagampon sa mga anak, bata o supling. Sila ang umaalalay, nag-aalaga at nagpoprotekta sa kanila mula ng isilang ito o sanggol pa lamang hanggang sa ito ay lumaki na. At ang asawa naman ay ang magiging katuwang upang bumuo ng pamilya at kasama sa pag-aalaga sa mga anak. Sa kwento natin ngayon, tila parehong naranasan ni Suzanne ang maging anak at asawa sa iisang taong itinuring niyang ama at kalaunan ay ginawa siyang asawa. Ang masaklap pa, hindi naging maganda ang kanyang buong buhay sa piling ng kanyang asawang ama. Tunghayan natin ang mapait na sinapit ng buhay ni Suzanne sa kamay ng kanyang amain hanggang sa ito ay namatay. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, paki-subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button. Piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag niyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At paki-follow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Suzanne Marie Sivakis o kilala sa tawag na Suzanne ay ipinanganak noong September 9, 1969. Ang kanyang ina ay si Sandy Chipman. Siya ay may dalawang kapatid na babae na sina Allison at Amy at isang kapatid na lalaki na si Philip. Nagkaroon ng bagong asawa si Sandy na nagngangalang Franklin Delano Floyd. Ang mag-asawa kasama ang apat na mga anak ay masayang nagsasama sa iisang bubong. Ngunit noong 1975, kinailangan ni Sandy na ikulong ng 30 araw sa bilangguan dahil sa kasong pamimeke ng tseke. Kaya sa mga panahong yun, nagkaroon ng pagkakataon na kunin at dukutin ni Floyd ang lahat ng kanyang mga anak kasama ang 5 taong gulang na si Suzanne. Hindi gumawa ng anumang aksyon ng mga pulis dahil ayon kay Floyd, siya ang may karapatan sa kustudiya ng kanyang mga anak habang ang ina ng mga bata ay nakakulong. Kaya bilang isang tumatay yung ama, siya lamang ang may karapatan sa mga ito. Nang makalaya si Sandy, agad niyang hinanap ang kanyang mga anak. Sa kabutihang palad, natagpuan niya ang 2 sa kanyang mga anak na babae na iniwan sa foster care. Ngunit ang kanyang nag-iisang anak na lalaki na si Philip at anak na babae na si Suzanne ay nanatiling nawawala. Hindi alam ni Sandy na sinama ni Floyd si Suzanne at pinalta ng pangalan nito bilang Sharon Marshall at ang kanyang pangalan bilang Warren Marshall upang hindi sila matagpuan. Sa kabilang banda noong 2019, natagpuan naman ni Sandy ang kinaroroonan ni Philip na nasa bahay ampunan kung saan ito iniwan ni Floyd. Tulad ng nabanggit ko sa una, pinalitan ni Floyd ang kanilang pangalan bilang Sharon at Warren Marshall, kaya tawagin natin sila sa bago nilang mga pangalan. Dahil sa binagong pangalan, tuluyang hindi nahanap ni Sandy ang mag-ama. Kaya makalipas ang 11 taon noong 1985 sa Atlanta, Georgia, naging isang huwarang estudyante, masipag at mabait ang 15 taong gulang ni si Sharon sa piling ng kanyang amang si Warren. At pinalabas ni Warren na namatay ang ina ni Sharon sa sakit na cancer. Si Sharon ay mahilig magbasa ng mga libro, lalo na patungkol sa kanyang pangarap na tatahakin sa larangan ng aerospace. Gayunpaman, hindi naging madali ang kanyang pamumuhay sa pag-abot ng kanyang pangarap dahil ito sa pagiging mahigpit ng kanyang ama. Sa katunayan, araw-araw dapat siyang umuwi mula sa paaralan patungo sa kanyang bahay ng 4:30 ng hapon upang maghanda ng hapunan para sa kanyang ama. Maliban dito, pinagbawalan din ni Warren na makipagkaibigan si Sharon sa kahit na kanino. Gayunpaman, naging kaibigan ni Sharon si Jennifer Fisher. Isang araw, kahit na tumangging bigyan ni Sharon ng numero ng kanilang bahay si Jennifer, tinawagan pa rin ito ang kaibigan. Ngunit sa pagkakataon na yon, ang sumagot ng tawag ay ang amang si Warren at sinabihan si Jennifer ng masasakit na salita. Dahil sa ginawang pambabastos ni Warren kay Jennifer, naisipan nitong humingi ng tawad kay Jennifer at pinayagan ng anak na si Sharon na makitulog sa bahay ni Jennifer. Dahil dito,
ang magkaibigan ay nasiyahan at lalong naging malalim ang kanilang pagkakaibigan. Isang gabi, ang magkaibigan ay pumunta sa isang club upang magsaya at sumayaw. Muli, ang magkaibigan ay naging masaya. Pagkatapos, sila ay umuwi na ng bahay ni na Sharon upang si Jennifer naman ang makitulog sa bahay ni Sharon. Bago matulog ang magkaibigan, ay masayang nagkakwentuhan at nagbibiroan patungkol sa mga lalaking nakita nila sa club. Ang hindi alam ng magkaibigan, nakikinig si Warren. Dahil sa narinig ni Warren sa mga biro patungkol sa mga lalaki, nagalit ito at kumuha ng baril. Pagkatapos, itinutok ito sa takot na takot na magkaibigan. Ayon kay Warren, kailangan nilang gumalang sa matatanda. Sa hindi maintindihan na tunay na dahilan ng pagkagalit ni Warren sa mga ito, humingi sila ng pasensya at pinabayaan na lamang ang mga pangyayaring iyon. Sa kabila ng pagkakaroon ng isang kakaibang ama, si Sharon ay nakapagtapos ng high school at nakakuha ng isang buong scholarship sa Georgia Institute ng Teknolohiya sa pag-aaral ng Aerospace Engineering. Kaya ang kanyang pangarap na makapagtrabaho sa NASA ay malapit nang magkatotoo. Ngunit noong 1986, si Sharon ay nagsimulang makipag-date kay Curtis Flurney, isang kapwa-estudyante. Kalauna, nabuntis si Sharon at nagpas siyang makipagtanan kay Curtis upang takasan ang kanyang mapang-abusong ama. Nakarating ang magkasintahan sa Alabama, ngunit naabutan sila ni Warren. Nakipag-usap si Warren sa magkasintahan na mahinahon at sinabi na pag-usapan nila ang lahat patungkol sa pagbuo nila ng pamilya. Ngunit kinaumagahan natuklasan ni Curtis ang isang liham na hindi daw buntis si Sharon sa kanya at mas mabuting maghiwalay na lang sila dahil hindi niya ito mahal. At magmula sa pangyayaring iyon, lumipat sina Sharon at Warren sa Arizona. Gayunpaman, patuloy na nakikipag-ugnayan si Sharon kay Jennifer. Sinabi ni Sharon kay Jennifer na nagtatrabaho siya sa isang bar sa Tampa, Florida at noong 1988 siya ay nanganak ng isang batang lalaki na pinangalanan niyang Michael. Ngunit kalaunan, nawala ang komunikasyon ng magkaibigan. Dahil ito kay Warren, dahil dinala muli niya sa ibang lugar si Sharon. At sa isa pang pagkakataon, binago ni Warren ang pagkakakilanlan nila. Mula sa pagiging mag-ama bilang Sharon at Warren Marshall, ang mag-ama ay naging mag-asawa na at nagkaroon na ng bagong pangalan bilang Tanya at Clarence Hodges na may anak na pangalang Michael. Kaya muli, baguhin natin ang tawag sa kanila sa bago nitong mga pangalan bilang Tanya at Clarence. Nagtrabaho si Tanya bilang isang strip dancer. Samantalang si Clarence naman ay nanatili lamang sa bahay upang mag-alaga sa kanilang 2 taong gulang na anak na si Michael. Ang pagiging abusado ni Clarence ay nanatili. Dahil sa tuwing darating mula sa trabaho si Tanya, kung ang sahod ni Tanya ay maliit sa $200, binubugbog niya ito. Dagdag pa, kailangan ni Tanya na magsilbi sa kanilang anak at sa asawang si Clarence sa tuwing darating ito sa bahay pagkagaling sa trabaho. Maliban dito, madalas na tumatawag si Clarence sa trabaho ni Tanya upang alamin kung nasa trabaho ba talaga ito. Hindi makatakas si Tanya sa kamay ni Clarence dahil lagi nitong pinagbabantaan na papatayin siya kasama ang anak nitong si Michael. Natatakot si Tanya na gumawa ng anumang hakbang upang tumakas dahil sa mga kakilala daw umano ni Clarence na mga pulis na maaaring maghanap sa kanila sa anumang oras na umalis sa mga ito. Kaya kahit the day off si Tanya, nananatili lamang siya sa tahanan nila upang pagsilbihan ng asawang abusado. Sa kabila ng pagkahigpit ni Clarence, nagkaroon ng kaibigan si Tanya. Ito ay si Cheryl Ann Comeso, na kanyang katrabaho at isa ring dancer. Isang araw, nakipagtalo at nakipag-away si Cheryl kay Clarence dahil umano sa pakikialam nito. Na kung saan, dahil doon, sinuntok ni Clarence sa mukha si Cheryl at pagkatapos ay umalis. Ang buong akala ni Cheryl, doon matatapos ang galit ni Clarence sa kanya. Nagpaalam si Cheryl sa kanyang ama na bibisita lamang siya sa isang kaibigan. Ngunit matapos na magpaalam iyon, hindi na muling natagpuan si Cheryl. At mula ng pagkawala noong 1989, natagpuan ng mga labi ni Cheryl noong 1995. Samantala, noong April 1990, nagpa siya si Tanya na iiwan na niya ang kanyang mapang-abusong asawa.
at nagplanong sumama na lamang kay Kevin Brown na isang mag-aaral sa kolehiyo na may lihim na relasyon kay Tanya at handang alagaan si Tanya pati na rin ang anak nitong si Michael. Ngunit sa hindi inaasahan, nabangga si Tanya malapit sa grocery store sa gilid ng isang highway. Dahil sa tindi ng bangga, nawala ng malay si Tanya. Kaya naman dinala agad siya sa Oklahoma City Hospital. Sa ospital, si Tanya hindi nagkaroon ng malay dahil nagkaroon siya ng malaking hematoma sa tuktok ng kanyang ulo. Dahil sa kalagayan ni Tanya na di nagkaroon ng pagkakataon na magbigay ng salaysay, pinagpalagay na lamang ng mga pulis na hit and run victim si Tanya. Samantala, dahil sa pagiging possessive ni Clarence, kahit na ang pagbisita ng mga katrabaho ni Tanya ay hindi niya pinahintulutan. Kaya ang asawang si Clarence at anak nilang si Michael lang ang bisita ni Tanya. Lumipas lamang ng ilang araw na matay si Tanya. Matapos ang isang araw nang dumalaw si Clarence sa kanya at hindi na muling nagpakita. Nang isailalim sa autopsy ang katawan ni Tanya, natuklasan ang mga humilom ng mga sugat, ang mga peklat ng mga plastic surgery, at ang palatandaan ng maraming pagbubuntis ni Tanya. Kaya pinagdudahan ng mga polis na maaaring may kinalaman si Clarence sa pagkamatay ni Tanya. Samantala, kinukuha ni Clarence ang $80,000 life insurance ng kanyang asawang si Tanya. Kaya naman ibinigay ni Clarence ang mga peking social security number. Ngunit hindi ito tinanggap ng empleyado. Kaya upang makuha ang pera, napilitan siyang ibigay ang kanyang tunay na ID na nagngangalang Franklin Delano Floyd, na kung saan ang pangalan na yon ay ang lalaking pinaghahanap ng mga polis mula pa ng nakalipas na mga taon. Kaya agad itong iniulat ng mga empleyado sa mga polis. Ngunit tila nakakutob si Clarence kaya hindi siya naabutan ng mga polis at nakatakas. Dahil sa impormasyon na nakuha ng mga polis patungkol kay Clarence, nagsimulang mag-imbestiga ang mga polis patungkol sa tunay na pagkakakilanlan nito. Nagsimula sila sa tunay na pangalan ni Clarence bilang si Floyd. Natuklasan nila na sa loob ng maraming taon, maraming ginamit na pangalan si Floyd. Ang ilan dito ay ang Warren Judson Marshall, Brandon Cleo Williams, Clarence Marcus Hodges, Trenton Davis, Preston Morgan, at Kingfish Floyd. At nalaman din ng mga polis ang tunay na pagkakakilanlan ni Tanya bilang Suzanne. Maliban dito, ang anak ni Suzanne na si Michael ay hindi anak ni Clarence. Dahil natukoy na ang tunay na pagkakakilanlan ni Clarence at Tanya, muli, gagamitin ko ang tunay nilang mga pangalan. Dahil sa nalaman ng mga polis na hindi tunay na anak ni Floyd si Michael, kinasuhan si Floyd ng salang pagdukot. Makalipas ang 6 na linggo, sa wakas nahuli si Clarence sa Augusta, Georgia. Pagkatapos, siya ay kinasuhan ng pagdukot at sinentensyahan ng 2 at kalahating taon na pagkakakulong sa bilangguan. Samantala, si Michael naman ay nasa bahay ampunan. Makalipas lamang ng 1 taon mula nang mahuli si Floyd, natuklasan ng mga pulis ang truck na ginamit niya para dukutin si Michael. Sa loob ng truck, mayroong nakatagong 1 sobre na may laman ng 97 na mga litrato. Isa sa mga larawan ng isang babaeng nakagapos na brutal na binugbog at binaril. Ang larawan na ito ay si Cheryl. Maliban dito, isa pang bahagi ng mga larawan ay isang menor de edad na batang babae. Natukoy na ito si Suzanne noong siya ay 5 taong gulang pa lamang. Dahil sa ebidensyang nakuha ng mga pulis, bagaman hindi nakasuhan si Floyd sa pagkamatay ni Suzanne, siya naman ay kinasuhan sa kasong pagpatay kay Cheryl at nasentensyahan ng kamatayan. At sa edad na 79 taong gulang noong January 23, 2023, si Franklin Delano Floyd ay binitay. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin sina Inday Godness TV from Hong Kong, Generous Fernandez Mayora, at Mariels from Las Piñas. Sana po ay tama lahat ng bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Suzanne Marie Sivakis. Ako po si G, maraming salamat.